sinabi ni Sir Herbosa that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad to Him. Nung araw, yun po ang tip para kainan na. Dahil nung araw may charismatic, no? Nung araw doon sa kami sa kanto ng Tagumpay, Tuason, Kagitingan, sa bahay ni dating chairman Jeronimo. No? Sa ilalim nun, merong yung alay, forever. So we were very excited and learning the words of God's, God. And pagkayari noon, siyempre mga bata kami, may chicha yun, libre. May sandwich yun. Naalala ko bigla. But anyway, thank you and you're very right. President and CEO Emmanuel Herbosa, that this is the day. You know, kung meron mga, marami naman taga-tundo rito, ano? Dito sana ang kapag dinerecho mo ito, ate na na. Dinerecho. Hanggang doon sa Pier 8. Ano yan eh? Discanyo, 18, 16, 14, 12, G's, 8. Paglagpas mo ng Moriones Gate, meron doon kanto ng Mabuhay Street, Tuason. Yun yung mahabang squatter nung araw. Nung araw talagang pangarap na pangarap ko yung Bliss. Nung araw kasi may Bliss sa Maynila. Nung panahon na nila Ferdinand, President Ferdinand E. Marcos. At meron tinatawag na model community. Yan yung makikita nyo pa rin ngayon. Diyan sa may C.P. Garcia. Diyan sa may Pacheco. Yung mga community na yun. Yun yung model community. At sa tapat ng Tondo High School. At sa Del Pan. Tapat ng Bliss. Yan, sa likod ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Dahil yung Gat Andres Bonifacio Hospital, ano yung part ng araw at tulungan center. Then kami, siyempre, squatter. Alam mo naman, asyendero po kami, Mr. Herbosa. Opo. Asyendero kami dahil saan ka nakakita? Pag nakakita kami ng lupa, tinutulusan lang namin. Amin na. Those were the days. That's why, nangarap ang tatay at nanay ko talaga na magkaroon ng sariling amin. Sabi ng nanay ko, kailangan daw magkabahay kami. Dahil kahit papano, umulat, bumagyo, may masisilungan ka. Aso nga naghanap ng masisilungan, tao pa kaya. And today, and you are right, this is the day that the Lord has made simply because those dreams of ours na hindi namin nakamit. E nabigyan naman ako ng pagkataon na makamit para makamit ng ibang batang Maynila dito sa aming lungsod. We'll give back dignity to the people. Hindi ko kayo mapapayaman, mga taga-Tondo na nandito. I think walang gobyerno ang kaya magsabing papayamanin ko kayo. Nambobola po yun. Pero ang gobyerno may kakayanan pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Ang gobyerno kayang ibigay, ibalik ang dignidad sa pamumuhay ng isang mahirap na lagi kong pinahalala sa inyo. Ibali tayo mahirap, huwag tayo maging dubyot. Ibali tayo mahirap, huwag tayo mawala ng pag-asa. Mangarap tayo. Magsikap tayo. At ito, Mr. Herbosa, sampu ng iyong mga kasama, Executive Vice President Jose Gabino de Mayuga, Senior Vice President Madeline Aldana, First Vice President Rox Morales, at sa inyo pang mga kasamaan, ito po yung pera ninyo. Ito yung pinagkatiwala ninyo sa amin.
Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Hospital ng Maynila, at yung aming Manila Zoo. Can you imagine na lahat ng 5 bilyon ninyo ang nakinabang directly tao? And then today, thank you. Pagamat ang Maynila, ay ito yung mga technical person nandito, I'm pretty sure. Ang Maynila, napakahirap pautangin. Opo, kung sa totoo lamang, kung bangko't-bangko lang, malakas lang ang loob nitong DBP sa amin eh. Opo, e bagay na aming pinagpapasalamat, bagamat adverse ang financial situation in terms of audit report ng Maynila bago ko naging alkalde, o siya namang ipinagkatiwala ng DBP sa atin. Hindi natin ipinapariwara. Gusto natin maging tangible ang balik sa tao. Kaya itong araw na ito, hindi po nakontento ang DBP. Bukod sa pinagkatiwalaan na nila tayo ng 5 bilyon, ngayong araw na ito, pagkakatiwala naman nila tayo ng 10 bilyong piso. Nisip ko is, si Treasurer, o iba pa lang mga kasama ay hindi makikinabang kundi magiging kapakinabangan ng bawat batang Maynila sa buong Maynila. Sapagkat sa 10 bilyon na yan, hanggang dulo, singkong duling, mapupunta sa pagawaing bayan na siyang pakikinabangan direkta ng tao pang matagalan. Magtatatag tayo muli ng tatlo pang malalaking in-city vertical housing program sa lungsod ng Maynila. Upang mabigyan ng pagkakataon, una, ang mga squatter na katulad ko. Pangalawa, ang mga nangungupahan katulad ko. Hindi lang siya para sa mahirap, sa tilang mahirap, kundi pati na rin yung mga pamilyang buong buhay nila nangungupahan na lamang sila. Mabibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng espasyo na magiging panatag ang pamumuhay nila habang pinalalaki nila ang kanilang mga anak. This in-city vertical housing program is not my idea alone. Nang-opya lang ako. Opo, ginawa ito ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Ang Singapore ng dekada 60 mukhang bangkusay ng tundo noong araw. Kung ano ang naamoy nyo ngayon, ganyan ang amoy ng Singapore. Consistency, persistency, and believing that housing is an urgent matter to be addressed by the state. Decent housing. Not only yung may malang, may magawa lang, na para bang bahay ng kalapati lang, pero decent housing. Ang pulisya. Yan ang alay sa inyo. Yan ang handog sa inyo ng batang Maynila. Muli sa mga nagtatrabaho rito, maraming salamat sa inyo. Kahit pandemic, pumasok kayo. Maalala ninyo, nakisuyo ako. Sabi ko nga, tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Dahil nagmamadali tayo. Tingnan nyo yung building sa bandang kanan. Tingnan ninyo. Huwag naman lobby ng Diyos. Magkaadilubyo. Gumalaw ang mundo. Nasa panganib ang pamumuhay nila sa araw-araw. And we must act fast.
Because they are the ones going to benefit from it. To this. Kaya sa mga mason, palero, welder, taga-tupi, o ano-ano man, ang naging bahagi ninyo sa pagkakatatag ng building na ito. Maraming salamat sa lahat ng manggagawa na nandito. Huwag kayong tinigil. Malahi pa. 15 story. Pero at least, ngayon, ang mataas na bahagi na sa Tondo. Kung noong araw, ang mataas na bahagi ay Smoky Mountain. Ngayon, ang mataas na bahagi dito sa Tondo ay ang Tondominium na pag-asa ng bawat isa. Thank you. May awan Diyos. Walang bibitaw. Makakaraos din tayo. Pagpalaya nawa kayo ng Tondominium.